ang inumin natin ito. Ayos na naman lahat ang para sa piging bukas ng gabi. Alam nyo, kasama ni Haring Herodes si Prinsesa Salome. At ang prinsesa ay balitang-balita sa kanyang kagandahan. Makikita natin bukas kung siya maganda nga. Bukas ng maga kanilang dating. At sa gabi naman ang piging. Mag-inuman tayo. Prinsesa Salome, ang inyong lingkod, Centurion Cornelius ng Hukbong Romano. Thank you.
ginagawa mo rito? Katungkulan kong makita kitang matiwasay habang ikaw ay panauhin ng prokurador. Ang prinsesa ng Galilea ay hindi nangangailangan ng tanod habang siya namamasyal. Ugali na ng Centurion Romano, pa mangyayari? Lalong-lalo na kung ang tinatanuran ay kagandang katulad mo kamahala. Kung may makakita sa ating dalawa, ay maaaring pagbuhatan ng mga bulong-bulungan dito sa bayan ng Sicaria. Kung kayong kamahalan, ipahintulot mong anyayahan kita sa liwas ng bayan. Doon, walang makakakita. Malamig ang simoy ng hangin, maganda ang tanawin, at tayong dalawa lamang. Ngayon ko napatunayan na ang mga Romano ay pangahas. Kung kapangahas ang matatawag, ang magtanod sa prinsesa ng Galilea ay tinatanggap ko ang taguring. Kung gano'n, maaari mo na akong iwan. At kung hindi, ako ang babalik sa palasyo. Anong ginagawa mo rito, Salome? Nagpapalamig, mahal ko, ina. Nakasama ang isang kawal Romano? Centurion, mahal na reyna. At ano masama ron? Hindi ba tagumpay ninyong makita na pinaglilingkuran ako ng isang Romano? Isang prinsesa ng Galilea ay kailanman hindi dapat makita ang kasama ng isang kawal Romano. Sa iba marahil itong mga kawal na nakilala ninyo. Kahit na, hindi ko gusto ang nangyayari dito. Bukas na bukas ay babalik tayo sa Galilea. Sa Palacio Salome. Ang bigla niyong pag-alis ay hindi ko inaasahan, Haring Herodes. Ngayon pa man, baunin niyo sa inyong paglalakbay ang taos puso kong pasasalamat sa inyong pagdalap. Wala kayong alalahanin. Ang kay Pilato ay kay Pilato naman. Tila hindi naging kasiyasya ang aming pagtanggap sa inyo kung kaya naging madalian ang inyong pag-alis. Ang aking ina ay may kagustuhan nito. Nababakas po sa inyong mukha na kayo galit pa rin. Ipagpatawad mo ang aking nagawang kapangahas ng kagabi. Kalimutan mo. Ipinakikilala mo lamang sa akin na ikaw nga ay isang kawal Romano. Sa unang pagkakataon, dadalaw ako sa inyong palasyo. Prinsesa Salome. Sinasabi, hanggat hindi ninyo pinagsisisihan ang inyong mga kasalanan, ay hindi kayo makapapasok sa pinto ng kalangitan. Tumirin ninyo ang manda kayo sa kanyang pagdating. Magsisi kayo at magtika hanggat may panahon pang nalalabi. Tumirin ninyo ang landas ng Panginoon. Kumanda kayo sa kanyang pagdating. Mahigpit na ipinagbabawal sa kautusan ng Diyos. Nawa kayong makikiyakin sa asawa ng kayasawa. Kawal! Inyong hari ay may maruming pamumuhay. Lalo ang kapatid niya alamin kung sino ang taong sa salitang yon. Huwag kayong tumulad sa kanya. Hindi po kabahalan. Bakit, Pinudia? Bakit? Hindi mo ba naririnig ang sinisigaw ng ulo na yon? May lakas ka pa ng loob na tumawa. Ikaw ay isang hari, Herodes. Bakit hindi mo ipadakip ang taong yun? Ipadakip? Isang taong magsasabi lamang ng katotohanan. Pakinggan mo ang kanyang sinasabi. Pinatatanong ng kanyang kamahalan kung sino ka raw nangangaral sa mga tao. Ako'y si Juan Bautista. Sugo ako ng hari. Hindi ng inyong hari, kundi ang hari ng kalangitan. Kamahalan! Sino siya? Juan Bautista raw po ang kanyang pangalan. Juan Bautista? Talakad na tayo. Opo, kamahalan.
Padalin mo ang sulat na ito kay Haring Herodes na nagpapatibay na ikaw ay akin ipinadala upang maging taga-supaybay at tagapagbalita sa akin sa mga nangyayari. Magulo ngayon sa bayan Judea dahil andaw may isang bagong propeta na di manoy matas pa sa ating emperador, Tiberius Caesar. Yan marahil ay binabalita ng mga Hudyo na magliligtas sa kanilang bayan sa pagkaalipin. Magulo lang! Pakimatsyak kang mabuti. At kung may marinig kang may nagsabing kay sa ating emperador, ibalita mo kagad sa akin. Masusunod ka, mahalan. Lumakad ka na. Centurion Cornelius. Mahalan. Ipinagkakatiwala kong tungkulin na yan. Pangalagaan mong mabuti. Hindi dapat makarating ang balitang yan. Dito lamang ay dapat nang sukpuin. Maasahan niyo ko, mahalan. Kanyang biyayang walang hanggan. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Tanggapin mo ang kanyang biyayang walang hanggan. Pari bang malaman ko kung ano ang inyong pinagkakaguluhan? Hindi nyo ba nakikita at binibinyagan ang mga tao? Binibinyagan? Eh, sino naman ang nagbibinyag? Si Propeta Juan Bautista po. Binibinyagan kita sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Tanggapin mo ang kanyang biyayang walang hanggan. Inaasahan ko ang buong pusong pakikitungo sa aking sugong si Centurion Cornelius, ang kanyang kamahalan, Procurador Poncio Pilato. Ang mabuti pa'y magpahinga ka na muna, Centurion Cornelius. Sa layo ng iyong paglalakbay ay natitiyak kung napapagod ka. Kapitan, samahan si Centurion Cornelius sa kanyang silid. Bago pa umalis sa bayan ng Caesarea, ay nasabi ko sa iyong susundan kita at kahit saan ka pumunta, hanapin kita. Natupad ko na ang bagay na yan, Salome. Ibig mo ba akong patanawin ang utang na loob? Pagkaparito mo sa bayan? Hindi. Nais ko lamang patunayan na ang isang kawal Romano ay may isang pangungusap na di gaya ng inyong pagkakilala. Iisang pagkakakilala ko sa inyong mga Romano. At kailanman ay hindi magkakagiliwa aming bayan sa inyong bansa. Kung yan ang sasabihin mo, sa sandaling ito'y handa ko nang limutin na ako isang sinturyong Romano. Makalilimot ko yata sa iyong sarili, Cornelius. Magagawa mo bang limutin na ikaw ay isang sinturyon? Bakit hindi? Limutin mo na ikaw isang prinsesa at ako naman ay isang kawal Romana. At mag-usap na lamang tayong parang pangkaraniwan nila lang. Pinatatawa mo, Cornelius. Limutin ko na ako ay isang prinsesa. Nahihibang ka na ba? Mula nung ako'y magkaisip, ay pinangarap ko na maging prinsesa. At gamitin na aking kapangyarihan. At ngayon ay... Kahit anong bigas ng inyong pagkakasala, tumawag lamang kayo sa dakilang lumikha. Bakti kang matamanat kayo'y kanyang patatawarin at tatanggapin sa kanyang kaharian. Ngunit kung hindi, ay gagawad niya ang kanyang pagpaparusa. Ang inyong maring hero ay sa... Inaakala ninyong magtatagumpay siya sa ngayon. Ngunit hindi magiging maganda at kasiyasya ang kanyang wakas sapagkat sinuway niya ang utos ng Diyos na huwag kang makikiapit sa asawa at ang inagawa niya ng asawa ay ang kanyang kapatid. Wala laki o babae na gagawa ng kanyang pagkakasalit ng pagpaparusa at ang oras ni Herodes ay nalalapit na! Aking hawahin. Sino yan?
grupeta, Juan. Baliw. Eh, siya ay baliw. Isa siyang baliw na sinusundan at pinakinggan. Ako sa'yo na ang taong yan ay isang baliw. Pagsipagsisi na kayo sa inyong mga gawang pagkakasak. Makinig kayo po si Princesa Salome! At sino ang nakinig sa baliw na ito ay baliw din! At nakakagawa ng malaking pagkakasala sa hari. Kung ay makinig sa sinungaling na ito, magsiwi na kayo! Huwag kayong magsialis. Princesa Salome, maganda at maamo ang iyong muka. Pangit may parang pagkakasala. Limutin mo ang pagkakasala ng iyong ina. Tumawag ka sa Diyos. Yan lamang ang kaligtasan mo. Halika, anak. Lumapit ka sa akin. Huwag! Huwag mo ako lapitan! Cornelius, ilayo mo ako! Ang kanya mga mata. Akala ko ba hindi ka naniniwala sa kanilang Diyos? Bakit ngayon ay tila takot na takot ka? Hindi ako natakot. Ang kanya mga mata ang hindi ko matitigan. At nang itingin niya sa akin ay tila bang napapaso ako? Bakit ganon? Sinabi ko na sa iyong hindi natin kayang lutasin ang kahiwagaan ng bagay na yan. Hindi ko nawa ng ibig mo sa buhay. Para ba siyang nagbabanta? Pinagbabantaan niya ba ako, Cornelius? Hindi. Maaari nagkakamali ka. Hindi ako nagkakamali. Hindi mo ba napansin na ako'y kanyang pagmasdan? Kung totoo man yun, ay huwag ka mag-alala. Pagkat ako'y lagi nasa tabi mo at nakalangi pagtanggol ka sa lahat ng sandali. Cornelius. Nakita ko siya at nakausap ng harapan. At ang binitiwan niyang pangungusap ay parang punya na tumarap sa aking dibdib. Huwag kang mag-alala. Kung hindi magtitigil ang taong yan ay pahuhuli ko. Sayang lang ang kapangyarihan ko sa hari. Hindi na kayo dapat na mag-aksaya pa ng panahon. Sapagkat sa pangaral ng taong yan, ay baka pati ang hari ay kanyang makaniwala. Mahal kong ina, maraming tao nang naniniwala sa kanya. Tumahimik ka na, Salome. Ipaubaya mo sa akin ang lahat. Alam ko na ang aking gagawin. Joanna, saan ka nanggaling kanina? Sa bayan. Dinalaw ko lamang isa kong kamag-anak. Ano ang nadinig mong mga bulong-bulungan sa bayan? Tungkol sa ano? Tungkol sa ano pa? Di tungkol sa hangal na propetang nangangaral sa mga tao? Salome, lalong mabuting huwag mong pag-isipan ng masama ang taong yaon. Kalimutan mo na siya. Joanna, hindi ako humihingi ng payo sa'yo. Ang itinatanong ko ang sagutin mo. Ang masasabi ko maraming taong naniniwala sa kanya. At araw-araw nararagdagan ang kanyang hukbo. Talagang kailangan ng pigilin kung gano'n. Salome, inuulit ko sa iyong huwag mong pagmantaan ang anuman ng taong na maaari mong pagsisihang pagdating ng araw. Joanna, pati ba naman ikaw ay naniniwala na sa kanya? Naniniwala na siya ay isang hindi pangkaraniwang tao. Isa siyang banal. Isa siyang sugo ng Diyos. Ikaw ang aking paniniwala! Yan ang bagay sa'yo! Huwag mo akong matawag-tawag na Salome lamang. Ako isang prinsesa. At ipakikilala ko sa'yo kung sino ang higit na makapangyarihan. Ang prinsesa ng Galilea o ang propetang sinasabi mong sugo ng Diyos. Umalis ka sa harap ko! Anong balita, Marco? Ang mga tao ay nakakagulo po sa labas ng palasyo, kamahalan. At ang propeta ay nagsasalita na naman. Alam ko na, ngayon din ay pag-utos mo sa komandante na dakipin at nang matahimik na ang propetang yan. Walang kabuktutang hindi pinagbayaran! At sa bawat kabutiang asal na inyong gawin sa inyong kapwa ay higit na gantimpala
sa kalangitan ng inyong kakailanman ay hindi pagpapalain ang taong hindi marunong kumilala sa Diyos. Kailanman ay hindi makakamit ang biyaya ng kalangitan. Kapag hindi kayo marunong magsipagsisi ng inyong mga kasalanan. Pasmayin ang taong ito! Pagpapalain niya! Hindi siyang pakilaman! Sentryong Cornelius, pinakikiusap ko siya huwag pakilaman itong bagay na ito. Hindi niyo siya marindali! Anak, pabayaan mo sila. Ito'y hindi kagustuhan ng sinuman tao. Ito'y kagustuhan ng Diyos na nagpadala sa akin. Dalhinan ninyo ako. Siwi na kayo! Magsalita ka! Nandito na po ang subo buhat sa Cesarea. Tinatanggap ng Prokurador Poncio Pilato ang inyong paanyaya at darating sila sa kabilang piging. Mabuti kung gayon. Kamahalan, ang mga taong bayan ay hinihingi pakawalan ng propeta ang tinatawag na Juan Bautista. Kung kinala mo ko sa propeta niya, saka bakit ko siya kumawalan ko? Kapagtalan mo na naman sa salog ng palasyo at hindi ko nang pinangimusukan ang kanyang buhay. Ang propeta ko ay nasa loob ng tulungan pagkat... Hindi, bakit po? Hindi, bakit po? Oo, mahal kong hari. Ginawa ko yung para sa iyong kapakanan. Yun naman ay pansamantala lamang. Pagkatapos ng malaking piging, at saka na sa muling pakawalan. Bakit kailangan pa siyang kulungin? Hindi mo maitan tao sa piging kung sino ako wala? Mahal kong hari, hindi ba mo na kumalagay sa malaking kahihiyan? At ikaw mo may gayon din kung sakali at dumating si Poncio Pilato at ang ibang panauhin at narinig ang sinasabi ng propetang yan. Ngunit ang mga taong yan ay hindi titigil. Buguluhin lamang nila ako hanggat hindi pinawawalan ng propeta ko niyan. Bakit hindi mo kausapin ng mga tao? Sabihin mo sa kanila na si Juan ay nasa mabuting kamay at gagawin nating panauhin sa malaking piging idarao sa palasyo. Panauhin? Oo, mahal ko sa amin. Hanggang matalino ka, mahal kong Herodias. Lahat inaiisip mo. Hindi sila tumayag. Niwabuluhan ang iyong pagkahari. Walang dapat masunod sa buong Galilea kundi ikaw. Pagkatapos ng piging, ay palalabasin ko ang inyong propeta! Hala, magsiwi na kayo! Sadyang mahirap ang makipagtipas sa isang prinsesa. At kung iyong nakalimutan, ay muli kong pinagugunita sa inyong kamahalan na mataas pa ang araw ng ako'y pasabihang maghintay dito. May kahalong pangungutya ang iyong pananalita. Kailanman na hindi ko hinihingi sa iyo na ako'y tawagin mong prinsesa o kamahalan kung tayo'y nagsasarili. Hindi mo mayalis sa akin ang magdamdam. Sari-saring malulungkot na pangitay na dumadalaw sa aking isipan sa di mo pagdating sa oras ng ating tipana. Ugali ba naman ang isang sinturyan Romano ang humatong? Bago usigin ang kanyang pinararatahan? Hindi ako nagpaparatan. Ang pagdaramdam ko at pagkabalisip ang karaniwan nangyayari sa isang taong nagmamahal. Lalong-lalo na kung ang kanyang inibigay nakakataas. At isang prinsesa ng Galilea. Ang isang nagmamahal ay nagtatanong mo na. Ano nga ba ang dahilan ng iyong pagkabanat? Nagkagulo ang mga tao sa labas ng palasyo. Ibig nilang pakawalan ang taong tinatawag nilang propeta. Ikaw muna, Cornelius. At sa pakiramdam ko, pati ako ay ibig mong bigyan ng sala sa kanyang pagkakapiit. Hindi kita binibigyan ng sala. Lamang ay ayaw kong makita na ang babaeng aking pinakaiibig ay madamay sa pagpaparusa sa isang taong walang kasalanan. Pinakaiibig din kita, Cornelius. Hindi kong maniwala ka na ako'y walang pagkakasala sa kanyang pagkakulong. At natitiyak ko sa iyo
na siya ay hindi mapaparusahan. Eh, bakit siya? Pinaka-iibig kita, Cornelius. Narito ka, Herodes. Dinala ka ba rito ng iyong nagtitipang kaluluwa? Kaluluwa? Anong kaluluwa? Dugsen ng Diyos. Ngunit nasa tao ang pag-iingat niyan. Maaaring parumihin at maaari namang palinisin. Ikaw ay makasalanan. Naparito ka ba upang magsisi at aminin na yung mga pagkakasala? Ikaw ay matatanggap. At nasa ilalim ka ng kapangyarihan na isang babae ka lang man ay hindi maituturing na asawa. Pagkat buhay pa ang kapatid mo ngayon pinagtaksilan, hanggat hindi mo siya hinihiwalayan at nilalayuan ay manaratili kang makasalanan. At ang bukas na ang kapatid. Naparito ko, hindi upang tumanggap na yung pangarap. Ako'y makakain mga kapangyarihan. Ani Herodes, tertago ng kalayaan! Ano'y pinaritin sa ganitong kalaliman na... Upang ihandog sa iyong iyong kalayaan, kung may pangangako mong ihihinto ang iyong pangarap, layuan mo ko! Huwag ka lang ito sa muli sa aking kalayaan. Ibigay mo ang aking kalayaan. Hindi masusunod yan, Herodes. Pagkat ilang araw na lamang ako magubuhay. At ikaw ang mag-uutos na ako'y patayin! Sinusunod mo ang aking kalayaan. Hindi kita'y papapatay. Yan ay sa bitig ng hari nagbubuhat. Hanggang mo ang aking sinabi, hindi kita ipapatay. Masisira ka, Herodes. Pagkat ang makapangyarihan ng hindi ikaw, kundi ang babae ni si Herodias. Kanina pa kita hinihintay, Marco. Tiniyak ko lamang na sa kailan silid na tagpapahingang mahal na hari bago ko naparito, Kamalan. Ano ang balita? Ano ang kanilang pinag-uusapan ng propeta? Masamang balita, Marco Reno. Napansin kong nagulo ang pag-iisip ng mahal na hari na sabihin sa kanya ng propetang higit kayo makapangyarihan sa inyong asawa. Ipinangako pa kay Juan Bautista ang kalayaan niyo pagkatapos ng piging at tiyak ang sinabing propeta hindi niya papapatay. Gagamitin ko ang aking lakas sa hari. Gagawin ko ngayon ang lahat ng aking makakaya upang ang Juan Bautista ngayon ay mawala sa aking landas. Iyan ang dapat mangyari, mahal kong Reyna. Sapagkat sandaling muling makalaya ang propesa, pangan, maaari. Si Prinsesa Salome, ang aking... Inaakala ko, hindi dapat malaman ng mahal na prinsesa ang lihim natin pagkikita. Huwag kang mabahala, Marco. Sasabihin ko sa kanyang narinig ko ang kanilang pag-uusap ng propeta at ni Herodes. Salamat sa iyong katapatan at walang sawang paglilingkod, Marco. Ang iyong Ren ay hindi marunong makalimot. Kakamta mo iyong gantimpala balang araw. Nasa ilalim ako ng iyong kapangyarihan, mahal kong Rena. Wala pong hihilingin kundi wag lang magbabagong iyong pagtingin sa akin. Kung magbabago man ay para sa iyong kabutihan. Lumakad ka na, ngayon din ay kakausapin ko yung Salome. Maupo ka. Kailangan magkausap tayo. Dumating na ang sandaling malaong ko ng kinatatakutan. Ano yun, mahal kong ina? Ang mahal na hari ay nakita kong nanggaling sa piitan ng propeta
at narinig ko ang kanilang usapan. Tungkol sa anong bagay? Tungkol sa akin. Sa sinabi ng propeta na ang aming pagsasama ay labag sa kautusan, ay nagulo ang isip ng hari. At naniwala ang hari sa propeta niyan? Maaring hindi pa lubos sa ngayon, ngunit sa isa pa nilang pagtatagpo, ay katapusan na natin sa palasyong ito. Hindi. Yan ay hindi maaaring gawin sa atin ni Herodes na palayasin tayo sa palasyong ito. Nasa kagandahan mo, Salome, ang ating tagumpay. Kaya tulungan mo ako, pagkat maaaring hindi po na makaya na nag-iisa si Herodes. Anong ibig niyong gawin ko, mahal kong ina? Sa gabi ng piging, ay maghahando ka ng isang sayaw sa mahal na hari. Isang sayaw na katangi-tangi. At pagkatapos, hilingin natin sa mahal na hari na ipatapo ng propeta sa ibang bayan tulad ng ginawa ko sa iyong ama. Isang sayaw? Sayaw na napag-aralan ko at siya kong ginamit kung kaya't ikaw ay naging prinsesa at ako naman ay naging reyna. Masusunod ang kahilingan niyo, mahal kong ina. Maari ka na magpahinga. Meron akong isang sorpresa sa iyo at sa iyong mga panauhin. Ibig mo bang malaman na ngayon? Sorpresa? Hindi ako makatatagal sa sorpresa. Kaya paalam ngayon din. Talagang ang mahal kong Rena ay mahilig sa sorpresa. Ano yun? Huwag mo akong papanabigin. Ipaalam mo na. Napakaganda. Isang ang malaking sorpresa. Dahil dyan, Salome, ay humiling ka ng kahit ano. Kahit na ano, kamahalan? Kahit na ano. Kahit na ang kalahati ng aking kayamanan. Kahit na ang aking kalarian. Kahit na ang aking puso, Salome. Humiling daw ako ng kahit na anong mahal ko, ina. Ipaubaya mo sa akin ang paghiling.
Sinabi ko na sa iyo, antay natin ay nagdahan sa lumi. Hilingin mo ang ulo ni Juan Bautista. Hindi. Hindi ko magagawa yon. Hingin mong ibigay sa iyo ang ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa bandehadong pilak. Ngayon ka lamang makakaganti sa mga paghihirap ko sa iyo, Salome. Anong kahilingan mo, Salome? Ibig mo ng aking kayamanan? Ibig mo ng aking kaharian? O ibig mo ng aking gusto? Mahal na hari, hinihingi ko ang... Ano, Salome? Magsalita ka't hindi ka mabibigo. Hinihiling ng prinsesa ng Galilea ang ulo ng propeta Juan Bautista na nakalagay sa bandehadong pila. Hindi maaari! Humiling ka rin iba! Ang aking karayan! Ang lahat kong kayamanan! Ang ulo ng propeta ang kanyang napipita, mahal na hari. Ibigay ang kahilingan! Ang isang hari hindi dapat tumalikot sa kanyang sinabi. Sisirain bang iyong pangungusap? Naharap ko pa naman ang Procurador Porcio Pilato. Aman! Dalhin din at ilagay sa bandihan ang pilak. Anak! Anak pa! Salome, may pagkakataon pa upang baguhin ang iyong kahilingan. Humiling ka na kahit na anong bagay. Huwag lamang ang ulo ng propeta. Yun ay kahilingan ng aking ina. Ako'y sumusunod lamang sa kanya ipinag-uutos. Ngunit ikaw yung lalong higit na nagkakasala. At huwag mo nang hintay na ikay makagawa ng kasalanan pagsisisihan mo habang buhay. Kung ang taong yan ay isang buwad na propeta, ay hindi ko pinanghihinayangan ang kanyang buhay. At kung siya ay isang tunay na propeta, hintay natin yung mabuhay siya muli sa pamamagitan ng Himala. Prinsesa Sarone, kumusta ba si Sindulong Cornelius? Nagkamali ba ako ng pagpapadala sa kanya dito? Ako na unang malulungkot at mahihinayang. Kung si Centurion Cornelius ay aalisin niyo sa bayan ng Judea. Kung gayon, ako'y nangangako sa iyo na habang ibig mong naririto si Centurion Cornelius, ay dito siya matitira. Salamat, mahal na patrobo. Alak! Alak pa! Alak! Isang araw na lamang akong mabubuhay. At ikaw ang mabuutos na ako ay patayin! Narinig mo? Narinig mo yung Diyas? Wala akong narinig, mahal kong hari. Hindi ka dapat makaganyan. Alalahan mo, pinagmamas ng kalahan ko ng lahat ng tao. Ang taong nasa piitan. Ang taong pinapupukutan ko ng ulo ay kaiba sa lahat. Kaiba sa lahat, maniwala ka sa akin. Hindi! Baguhin mo yung kahilingan ng Diyas! Huli na ang lahat, mahal kong hari. Ang iyong ipinag-utos ay matutupad na rin. Ngunit ang taong yan ay kaiba sa lahat. Maniwala kayo sa akin! Ang taong yan ay mayroong Diyos! Diyos na mahalo! Mahal na hari! Narito na po ang ulo ni Juan Bautista. Alisin mo takip! Lapitan mo! Lapitan mo! Ayan! Ayan babae ang hinihingi mong ulo! Alisin mo ngayon din sa harap ko kung hindi ikaw ang aking papapatay! Thank you.
rin yung mga mata. Nakatitigil sa akin. Natatakot ang Cornelius sa kanyang mga mata. Kanyang mga mata. Guni-guni mo lamang yun. Magpahinga ka na. Kanyang mga mata. Nakatitigil sa akin. Kanyang mga mata. Kanyang mata. Centurion, sa palagay ko ay maaari ka na magpahinga. Hindi na natatahimik na siya. Bukas ng umaga ako magbabalik. Magdamag na tinatawag ang pangalan. Narito na ako sa loob. Ang akala ko'y iniwan mo na ako. Hindi kita maaaring iwan, mahal ko. Ngayon kita higit na kailangan sapagkat natatakot ako sa mga mata ng taong yun. Hindi ka na ang taong yun ay patay na. Ngunit kitang-kita ko na gumalaw ang kanyang mga mata. Magdamag ako na hindi nakatulog sapagkat tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, siya ang aking nakikita. Pangarap mo lamang yun sa lumi. Ayun ba akong paniwalaan? Kitang-kita ko na gumalaw ang kanyang mga mata. Kitang-kita ko. Hindi ako maaari makapaniwala. Centurion Cornelius, may kawal po sa labas. Naghihintay na ang prokurador. Sa labas ng Galilea, ngunit magbabalik ako agad. Huwag ka sana magtatagal, bumalik ka agad. Asa? Kaysa sa ipinapatay ko. Ibig kong hanapin niya siya. May paniwala kong siya ay si Juan Bautista na nabuhay na muli. Mahirap yata ang paniwalaan yun. Ibig kong mapatunayan sa pamamagitan mo. Ibig mong hanapin ko at patunayan ko sa iyo na siya rin si Juan Bautista? Oo. Naniniwala ka naman? Wala akong pininiwala ang anuman. Siya ay isang propeta panggap din. Upang madulutan kita ng kasiyahan ay hahanapin ko siya. Huwag kang matakot sa akin. Huwag kang mampatutong. Eh,
saan yung kailangan? Ibig ko lamang malaman kung bakit para bang may sakit akong nakahawa na pinangingilaga ng mga tao. Hindi ikaw, hindi ang iyong kasuotan, Romano. Ano ba talaga ang pake mo? Meron akong hinahanap na isang bagong propeta. Pagkat nais ko naman marinig ang kanyang mga pangaral. Mari ba sabihin mo sa akin kung saan ko siya mari matagpuan? Wala kang dapat gawin. Ang langkay ng mga tao at ikaw makararating sa kanyang kilaruanan. Hindi kaya mahirap sa kasuotan kong ito? Yan nga ibig ko sabihin sa inyo. Itulad ninyo ang inyong kasuotan dito sa mga tiga rito. Saan naman kaya ako mari makakuha ng kasuotan katulad ninyo na mari kong gamitin? Hindi pala kayo kung makakasya sa inyo ang damit ng aking anak. Sumama kayo sa akin. Nila ang karyanan lang. Mapapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sapagkat sila ay bubusugin. Mapapalad kayo na pinag-uusig at naalimuran ang dahil sa akin sapagkat makakamta ninyo ang biyaya ng lang. Paul, Roma! Wala ko ang tango. Nag-iispiyo ko siya, Panginoon! Huwag, Pedro. Pakawalan ninyo ang taong yan. Panginoon, naparito po ako upang masaksihan ang inyong mga himala. At ngayong nakita ng aking mga mata, ay naniniwala po kayo mga anak ng Diyos. Ako po'y susunod at sasampla tayo sa inyong mula ngayon. Tumayo ka, Centurion Cornelius. Tumayo ka at ibalita mo ang iyong nakita.
Malakas na po ang araw at nagkakagutom na ang mga tao. Panginoon, meron po akong dalang tatlong tinapay at tatlong isda rito na maaari natin pagsalusaluhan. Pamigay mo, Pedro. Ay, tatlong isda, Panginoon. Sa daang-daang tao. Pamigay mo, Pedro. Sundin mo ang utos ko. Tinapay at tatlong isda ang kitang-kita kung hindi maubos-ubos na ipamudmod sa daan-daan tao. At ang isa pang himalang aking nasaksihan, nang palakarin na isang batang pilay. Hindi yan ang ibig ko marinig, Cornelius. Siya ba ay si Juan Bautista, ang propeta? Hindi, mahal ko. Kaya't huwag ka na matakot. Hindi ko lamang may larawan sa iyo lahat ng aking mga nasaksihan. Ngunit mahal ko kung ikaw lamang inando sa kanyang pangangaral. Sa himig na iyong pananalitay, mukhang naniniwala ka na rin, Cornelius. Naniniwala ako. Pagkat ang lahat ng aking mga nasaksihan ay katugunan na isang kaluluwang ibig na magbagong buhay. Isang kaluluwang umahanap ng lunas na mabawasan ang kanyang pagkakasala. Pati ba naman ikaw ay nadala ng mga mapagpanggap na propeta? Pinahanap ko siya upang malaman ang katotohanan, hindi upang paniwalaan. Hindi ka nga maaaring maniwala pagkat hindi mo nakita. Mahal ko, iwanan mo na ang palasyo at sumama ka sa akin. Pagkat sa kanyang piling ay matatakpuan mo ang katahimikan. Ang pagpapatawad sa iyong pagkakasala. Kapag iniwan ko ang palasyo mo ito, ay nangangahulugang tatalikuran ko na rin aking pagkaprinsesa. Gano'n ba ang ibig mong sabihin, Cornelius? Mahal ko. Kung talagang ako'y mahal mo, iiwanan mo na ang buhay na nilalasap mo ngayon at sasama ka sa akin. At kung hindi ako sumama, kinalulungkot kong sabihin sa iyo na ako'y susunod sa kanya. Ngunit ayon tungkulin. Ang lahat ay tatalikuran ko, alam-alam sa kanya. At sa aking pag-alis ay iiwanan ko ang aking kasuotan. Nalalaman mo ba ito? Ang paro tumatalikod sa kanyang tungkulin? At ikaw ay isang Romano. Nalalaman mo ba yun? Nalalaman ko. Kung gayon, isa kang baliw. At sisisi ako kung bakit ko pa siya ipinahalap sa iyo. Huwag kang magsisi. Ako'y nagpapasalamat ng dahil sa inatakpuan kong hinahanap na aking kaluluwa. Tatalikuran mo ang iyong bayan. At pati ako'y lilimuti mo ng dahil lamang sa isang propetang baliw. Huwag mo siyang tawagin, Bruno. At huwag mo rin naman sabihin na ikaw'y aking lilimuti. Mahal ko, sumama ka na sa akin. Hindi ako makasasama sa iyo. At hindi ko maiiwanan ng ganitong buhay. At higit sa lahat ang aking pagkaprinsesa. Kung kayo na yun, paalam sa lumi. Kabahalan. Magsalita ka. Isang kawal po ng buhat sa Galilean dumating. May mahalagang pakay sa inyo. Papasugin. Anong kailangan? Upang ibigay sa inyo ang liham na ito. Kagalang-galang na prokurador, isang bagong propeta na naman ang lumitaw sa bayan ng Galilea na nagpapanggap na mataas pa kaysa ating Emperador Tiberio Cesar. At ibig ko rin ipaalam sa inyong kamahalan ang ginawang pagtalikod ni Centurion Cornelius sa kanyang tungkulin bilang isang kawal Romano. Sa nagpapanggap na propeta, Prinsesa Salome. Sabihin mo kay Prinsesa Salome na ngayon din ay patutungo kami sa Galilea.
Bakit, Joanna? Ano't napasugod ka sa ganitong kalaliman ng gabi? Inutusan ako ni Salomo. Nagbago na siya ng pasya. Ang ibig, magpunta ka sa palasyo at sasama na siya sa iyo. Nagbago siya ng pasya? At sasama sa akin? Oo! Sigari lang. Pedro. Isin muna at ikaw muna magbantay. Bakit? Pupunta ako sa palasyo. Dito niya sila din siya ating hintayin. Cornelius! Salamat! Hindi na tayo magkakalayo kayo. Ang ibig mo sabihin niya, sasama ka na sa akin. Ay, di natin pina. Salome, bakit? Salome! Ano itong ginawa mo? Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, siya'y muling babalik sa akin? Cornelius, nais kong malaman mo na ito'y ginawa ko para sa iyong kabutihan. Salome! Kasumpa-sumpa ang ginawa mo ito. Naniniwala ka na, Jonah? Na siya'y muling babalik? Si Cornelius ay hindi na malalayo sa akin. Sayang, pinanghihinayangan kong pagpapalang ginawa ko sa'yo sa pulsa'yong pagkabata. Jonah, huwag mong kalilimutan na ang kausap mo ay prinsesa ng Galilea. At ikaw ay utusan ko lamang. Salome, gawin mo na ang ibig mong gawin. Ngunit, hindi ko mapapatawat ang ginawa mong pagpapahamak kay Cornelius na ako pang iyong kinasangkapan. Ano ba pagpapahamak ang sinasabi mo? Siya iniligtas ko lamang sa isang kabaliwan. Higit na matamis ang kabaliwan sinasabi mo kaysa mamatay sa bibitayo. At kung hindi mo pa nalalaman, ibinabalita ko sa iyo, si Cornelius ang nahatol ang patayin bukas na umaga. Hindi! 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 Salamat sa iyong pagsusuplo. Pakinig ninyo lahat! Magpasta ng pihan! Sisisintan yung Cornelius! Ang kalagong gamay! Nadal sa kanyang pagtalimo sa kanyang tungkulin! Pero saan ko yung kamatayan? Ito ibang i-aral sa inyong lahat! Ano huli mong kahilingan? Nakikiusap ako sa inyo. Nasa inyong kapangyarihan ang kanyang buhay. Iligtas niyo siya, kamahalan. Di ko malaman kung panuuri kang prinsesa. Ikaw ang nag-utos na hulihin ko siya. Kaya pinakikiusap mo kanyang kaligtasan. Ibig ko lamang makabalik siya sa akin. Pinagkaiibig ko siya, mahal na Pakwado. Nalulungkot ko. Sinahatulan ko na. Ngunit nasa inyong kapangyarihan ang kanyang kaligtasan. Nagmamakaawa ko. Inuulit ko sa inyong pinakaibig ko siya, kamahalan. Alala sa pakiusap mo,
ay hindi ko siya papapatay. Salamat, tamahan. Di patapos, Prinsesa Salome. Sangayon sa ating batas, ako Bun Roman, ang sino man tumalikot sa kanyang tungkuli ay nagkakamit ang parusang kamatayan. Kundi sa iyo, Sintanong Cornel, alaala sa pag-iusap ng Prinsesa ng Galilea, ay bibigyan ko ng pinakamagaanang parusa. Pero dulo, nagpumbalo sa mga! Huwag, kamahalan! Kamahalan! Huwag! Julay! Mahal na ministro, wala na akong magagawa. Ginawa kong lahat ng magagawa kong gagawa para di walang doon sa mga nangyari. Sa aking pagsusuri, sandali na lang ang nalalapit sa buhay ng ating Diyos. Gawin ninyo ako! Gawin ninyo ang inyong magagawa at bibigay ko sa inyong kalahati ng aking kaharian. Marco, ano kinalabasan ng kanilang pagsusuri? At yung hari, ginawa na po nila lahat ng kanilang magawa. Ngunit... Marco! Anong sakit ko ay tuntungan ko sa aking gatwa? Ang aking buka! Ang aking ulo! Para akong tinatangang sa apoy! Magsilayan kayo! Lumayas kayo! Anong nangyayari sa mga sumari? Pero Diyos! Bakit ka nakakaganyan? Ikaw! Ikaw ang may kasalanan na lang! Ikaw ang tanggung anak na nagpapatay sa propeta! Ikaw! Bato! Patayin kita! Papatayin kita! Ikaw ang isa! Ikaw! Ikaw ang nagpapatay sa propeta! Papatayin kita! Cornelius! Cornelius! Naririto ako, mahal ko. Kung gayon eh, hindi ako naiibang. Bakit naririnig ko yung tinig? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Matapos yung magpatawad, mahal ko. Yan ang natutuwang ko sa mahal na Panginoon. Kung pinatatawad mo na ako, hindi na tayo magkakalayo kailangan. Ngayon pa. Ngayon hindi ko na maaaring masilahin ang iyong kagandahan. Ang aking kagandahan ay magiging sarili-sarili mo. Hindi na kita lalayuan. Kukunin kita sa bilangguang ito, mamumuhay na tayong dalawa. At tatalikdan ko na aking pagka-prinsesa. Hinahinayang napaganda, hindi ko naman sisila. Pagkat... Mahal ko, ano itong nagawa ko sa iyo? Huwag ka na hindi mahal ko. Ang mangyayari, mangyayari. Hindi natin maaaring maiwasan. Mula ngayon, Cornelius, ako na iyong magiging mga mata. Ang
Anong kanyang lagay? Nawalan siya ng panahon, kamahalan. Kaya ipinakikiusap ko sa inyo na ipagkaloob na ninyo sa akin si Cornelius at ako na magpapagaling sa kanya. Pagtataka, Prinsesa Salome. Hindi ba ikaw may kagagawan upang siya dakipin at parusahan? Bakit kayo nahinihim sa akin ang kanyang kalayaan? Magiging malaking kabalas ito, Salome. Pinagsisisihan ko na ang lahat, kamahalan. Bayaan ninyo hanggang sa huling sandali na aking buhay. Ay, makagawa man lamang ako ng isang kabutihan upang mahugasan ang aking magpagkakasala. Tawa ba kung simple yun? Princesa Salome, ipinagkakanoob ko nisa sa'yo. Mahal ko, malaya ka na. Malaya na tayong dalawa. Hindi naman ay ipagtapatan ninyo sa akin. At ako naman ay nahulaan sa akin, hindi naman ako. Ginaramdam ko, wala akong malalo. Ang ibig niyo sabihin eh, hindi na makakita muli si Cornelius? Ay, malalaman ng Diyos ang makapagpapatan sa akin. Malalaman ng Diyos. Cornelius, inaangin ko sa iyo, hanggang sa mga sandang ito, hindi ko mapilit ang aking sarili na maniwala sa isang Diyos na hindi ko nakikita. Subalit, kung ikaw ay muling makakakita ng dahilan sa kanyang himala ay... Kung lubos ang pananalig mo sa akin, maniwala ka na saksi ako ang lahat ng kanyang mga himala. At lubos ang aking paniniwala na mapapabalik ng muli ng Panginoon ang aking paningin kung ako'y dadali mo sa kanya. Kung dumating ang araw na yan, kung ikaw ay muling makakakita na, ay buong puso ako sasampalataya at hihingi ng tawad sa kanya. Pagalingin mo po siya. Ibalik mo po ang mga paningin ko ng Diyos. Salome. Nararamdaman mo kung ikaw ay nagtatrabaho na naman. Napakaga ang nagawa niya, nakalilibang sa akin. Ipaubayan mo niyo sa akin ang lahat. Maraming salamat, ma'am. Tinalikuran mo ang pagkapangunahing dama ng palasyo upang sumama sa akin. Gayun nalalaman mo, napakalaking hirap ang iyong daranasan. Mahal kayo sa akin. Kayo ang nais kong patihan ko. Hindi na meron tayong panahon. Sino yung Magda? Si... Sino? Si Jonah po. Si Jonah? Papasukin mo, Magda. Papasukin. Patawarin mo kung ako. Hindi na ako ang dati mong prinsesa, Jonah. Ako ay isang pakaraniwang tao na nakatulad ninyo. Jonah, ano ang balita mo sa ating mahal na Panginoon? Sinundan-sundan ko siya, Cornelius. At nang mabalitaan kong ikaw ay pinalaya at si Salome tinaligdan ang kanyang pagka-prinsesa, humiwalay ako upang palihanapin. At alam mo ba ang isang himala kanyang ginawa? Samantalang sa hirap na hirap sa pagpapasa ng mabigat tapos at tumutulong magkahalong dugo at pawis ay isang babayang lumapit na may dalang malapat na panyo at ipinahit sa kanyang mata. At ano, Jonah? Nang inalis ang panyong yaon. At yung larawan ng Panginoon ang maliwanag na nakita ng lahat na nakatatak sa panyong yaon. Yun daw ang iniwan niyang ala-ala sa mga babae na nagnangalang Veronica. Lalakad tayo, John. Hahanapin natin ang Panginoon na siyang magpapagaling kay Cornelius. Ang Panginoon?
Amicias? Oh. At naniniwala ka na sa lumi? Kung maibabalik niya sa dati si Cornelius. Joanna. Ano yung Cornelius? Hindi mo ba alam pa saan natin maaaring matakpuan, Amicias? Hindi ko nalalaman. Ngunit, maaaring natin ka natin. Hanapin natin siya sa lumi. Anong ginawa sa kanya? Saan siya naroon ngayon? Puso-puso sa bundok ng Golgotha at kasama ang dalawang magnanakaw. Dali ninyo ako sa kanya. Kahit na ilarawan man lamang ninyo sa akin kung ano kanya. No? Naririto na tayo, Cornelius. Tapat ang kanyang krus. Panginoon, ako'y dumudulog sa inyo, hindi para sa aking sarili. Maniniwala ni Salomon sa inyong kapangyarihan at himala. Patawarin niyo siya. Para sa aking Salomon, pagmasdan mo ang kanyang mukha. Humiling ka na isang bagay na taimtim sa iyong puso at ikaw'y pagbibigyan. Pagbibigyan ka upang maniwala at mahugasan na iyong mga pagkakasala. Kaiibig ko po si Cornelius. Idinadalain ko sa inyo na ibalik po ninyo ang liwanag ng kanyang mga pangyay. At kung siya'y muling makakakita, ay malulubos sa aking paniniwala sa inyo.